Magandang araw, pamilya. Tayo naririto para sa episode 11 ng Good News Network. Ako si Philip Biongan. At ako si Kai Kahandik at labis kaming nalulukod na mag-ulat sa inyo mula sa Metro Manila. Sa episode na ito, ibabahagi namin sa inyo ang ilan sa mga hamang-hamanghang bagay na ginawa ng Diyos sa kanyang kilusan noong nakaraang buwan na may temang Jubilant June. Ito rin ang isang makasaysayang GNN. Dahil ang mga bagong GNN anchors ay magbabahagi ng balita mula sa Ingles, ngunit ipapahayag nila sa kani-kanilang mga wika ng Russian, French, Spanish, Hindi, Tagalog at Bisaya. At mas marami pang mga wika ang madadagdag sa mga susunod na episodes. Sa episode rin na ito, makikita natin ang isang A Day in the Life ni Amado Santura, ang ating kapatid na ipinadala ng Banal na Espiritu upang pangunahan ang pinakabagong church planting sa Sodot Movement sa Yaoundé, Cameroon. Bilang panimula, kami ay may dalang mabuting balita mula sa Mercy Worldwide. Alam naman nating lahat na nitong nakaraang buwan, halos lahat ng ating 119 na mga simbahan sa buong mundo ay nakilahok sa ating taunang Day of Mercy. Ang Mercy Worldwide na nangangahulugang maximizing efforts for relief, care, and youth ay ang bisig na mapagkawang gawa ng ating simbahan. Natatangi mula sa iba pang mga organisasyong mapagkawang gawa ay ang bawat disipulo ng Sold Out Movement ay isang Mercy Ambassador. Kaya't sa isang tawag lamang, isang hukbo ng mga volunteers ang maaaring magtipon upang matulungan ang mga nangangailangan. Sina Nick at Denise Bordieri, ang mga World Sector Leaders ng Mercy, ang pumili ng tema ngayong taon na Feeding the World. Dahil ang COVID-19 pandemic ay tumulong magpataas sa mga kaso ng kagutuman at kahirapan sa buong mundo. Kaya naman noong 19 ng Hunyo, libo-libong mga Mercy Ambassadors ang nag-abot ng kanilang tulong upang maghatid ng kalinga sa napakaraming tao. Halos 10 beses ng kanilang bilang sa 6 na kontinente sa buong mundo. Isang Mercy Project na kapansin-pansin ay nasa Apia, Samoa. Ang Mercy Ambassadors ay bumisita sa Samoa Victim Support Group upang magbigay tulong sa 50 kabataan. Lingit sa kaalaman ng mga volunteers, ang mga bata pa ang nanggulat at lubos na nagpasaya sa mga ambassadors. Sila ay gumawa ng programa na puno ng magaganda at makukulay na sayaw at kanta sa kanilang kultura upang ipahayag ang kanilang pasasalamat sa serbisyo ng Mercy. Sinabi pa ng isang bata, "Nais kong bumalik ka upang makita ako. Sana magkaroon ako ng kaibigan na tulad mo." Oo, ang mga ambassadors ay babalik sa lalong madaling panahon. Bulto-bultong mga bata na napakain at nabigyan ng tulong sa mga may hirap na bansa tulad ng Nigeria, Ivory Coast, Democratic Republic of Congo, India, Mexico, at sa CSW Orphanage sa Cambodia. Sa Hong Kong, ang mga disciples ay namahagi ng mga supply pack sa mga walang tirahan na may kasamang sabon, shampoo, toothpaste, sipilyo at tubig. Sa Pilipinas, nakipagtulungan ang Mercy Ambassadors sa lokal na pamahalaan upang maghatid ng higit kumulang 1,000 mga pakete ng pagkain. Ang mga Mercy Ambassadors ay nagtatag din ng mental health orientation at ang Mercy ay kasalukuyang nakikipagtulungan sa alkalde ng Maynila para magtatag ng isang food program. Yorme Isko. Sa Amerika naman, 500 katao sa New York City ang nabigyan ng pagkain at hygiene kits. 400 mga veterano na walang tahanan naman ang pinaghainan ng pagkain ng San Diego Ambassadors. Sa San Francisco, mayroong Mercy Banquet na naganap para sa mga walang bahay at mahirap na pamilya, kung saan ang mga haircut, damit at pagkain ay masayang naibigay. Ang Mercy Ambassador sa Chicago ay nakipagtulungan sa Northern Illinois Food Bank upang magbalot ng higit sa 15,000 pounds na pagkain na nagamit para sa 12,625 na meal packets. Dagdag pa rito, ang Chicago Ambassadors ay nagtrabaho kasama ang West Suburban Food Pantry upang matulungan ang 75 pamilya na makatanggap ng grocery supplies para sa isang buwan. Wow! Napakaraming kamanghamanghang mga proyekto. At kapanabanabik na balita naman mula sa Los Angeles, ang mga leader ng AMS Region at Mercy Director
Sina Josiah at Kristen Smith ay nabiyayaan ng pagkakataong ibahagi ang balita tungkol sa Mercy sa CBS News Los Angeles. Tara't panoorin natin! Welcome back, everybody. Today in North Hollywood, Mercy Worldwide teamed up with the Los Angeles Food Bank to help provide food and resources to homeless and low-income families. Our very own Kristen Smith helped to coordinate the event. Mercy Worldwide is all about just seeing a need in the community and meeting it. So our goal today is to identify the need. And, you know, you think one person can't make a huge difference, but it's that it's one person at a time, one thing at a time, one act of kindness at a time. And so, it's again. Ang mga Mercy Ambassadors na nabigyan ng palayaw sa Chile na Green Lanterns dahil sa ating berdeng mga t-shirt ay gumawa ng isang pangmatagalang epekto sa makasaysayang araw na ito. Kaya naman nais naming pasalamatan ang aming Mercy Ambassadors para sa lahat ng pagsusumikap at paghahanda na ginawa para gawing espesyal ang araw na ito. Tunay nga na tayo ang ilaw ng mundo. Ito. Sa ibang dako naman, patuloy na ipinapakita ng Diyos na siya ay makapangyarihan upang magligtas sa mundong espiritual at pisikal. Bagaman ang pagdating ng mga bakuna kontra coronavirus ay magkaiba sa bawat bansa, ang Diyos ay naglaan pa rin para sa kanyang mga pinili. Kamakailan lamang ang New Delhi Church at lahat ng South Asia leaders ay binigyan ng pondo upang magpabakuna galing sa kabutihang loob ng mga simbahan sa USA. At dahil sa milestones ng iba't ibang mga bakuna, marami sa ating mga simbahan ang muling nagkaroon ng in-person worship services. Ang saya naman! Nasasabik namang bumalik sa lingguhang pagsamba ang mga disciples sa New York City. At alam natin na ito ay malapit ng maganap ng tuluyan dahil marami sa atin ay kumpleto na sa bakuna. Siyempre, nire-respeto pa rin natin ang mga disciples na hindi pa nabibigyan ng proteksyon at ang mga hindi komportable sa pagtanggap ng bakuna. Tama, at para sa mga ligtas at malusog para mapabakunahan, mangyaring magpa-schedule na para sa unang dose sa lalong madaling panahon. Ayon sa CDC, ang bakuna sa COVID ay pinaka-binusisi at pinaka-maingat na pinag-aralang bakuna sa kasaysayan ng Amerika. Ito ay tunay na mabisa at ligtas para sa lahat. Hindi lamang nila maiwasan ang pagkakaroon ng virus, ngunit mapipigilan din nila ang malubhang karamdaman kung makakakuha ka ng COVID-19. At maiiwasan din ang pagkalat nito sa ibang tao. Kaya pinoprotektahan ka nito at ang mga tao na mahal mo. Meron kaming isang special at kapanapanabik na anunsyo na darating sa inyo mula sa ating mahal na kapatid, si Dr. Tim Kernan, ang leader ng Los Angeles Church at ang direktor ng 2021 World Missions Jubilee. The much-anticipated 2021 Virtual World Missions Jubilee entitled Mountain Moving Faith is coming up. It will take place on Friday, August 6th to Sunday, August 8th with keynote speakers like Blaise Fumba of Abidjan and Dr. Raul Moreno of Mexico City, as well as Raja Rajan of New Delhi for the men's session and Michelle Williamson of London for the women's session. Get ready for fiery, uplifting, life-changing lessons. On Saturday, there will also be Zoom World Sector sessions. The Sunday finale, we will witness the 2021 graduating class of the International College of Christian Ministries receive their bachelor's, master's, and doctorate degrees. Our fearless leader, Dr. Kip Akin, will close out the Jubilee with the sermon, Throw Mountains into the Sea. Please take note that each world sector will communicate their own timings for each of these events, so keep your eyes peeled for that information. We're so looking forward to all 9,000 disciples in the movement coming together with Mountain Moving Faith and leaving with a singular vision of the evangelization of the nations in this generation. And to God be all the glory. Maraming salamat, Tim. Sobrang nasasabik na kami para sa Jubilee ngayong taon. Yes. Diba? Excited tayo. Ngayon ay tingnan naman natin ang mga magagandang balita mula sa buong mundo. Sa huling episode, na-highlight namin ang teen ministry sa Metro Manila Church na umabot sa 100 disciples. Sa ngayon, marami pa tayong magagandang balita tungkol sa teen nation, kung tawagin ng mga Filipino disciples.
Noong 13 ng Hunyo, nagpadala ang Manila Church sa hilagang parte ng Luzon ang Baguio City Mission Team na buong tapang na pinangunahan ni Mark at Micah Carbonell. Ang koponan ay agad-agad na tumuon sa pagbabahagi ng kanilang pananampalataya at pagkakaroon ng pang-araw-araw ng mga Bible Talk. Wala pang 2 linggo, pinagpala sila ng Diyos ng kanilang unang baptism noong 27 ng Hunyo, isang 16 na taong gulang na dalaga na nagnangalang Heart. Nakilala siya online ni Maruja Cabrera na nagpost, "May nais bang maging kaibigan at mag-aral ng Biblia?" Agad na sumagot si Heart at nag-aral ng Biblia araw-araw. At siya'y nabautismuhan. Minamahal naming kapatid na Heart, tunay na sinasabuhay ng iyong puso ang kahanga-hangang mission team, All Heart. Matapos mabinyagan si Raul Moreno Sr. noong nakaraang summer, kung saan nasabi niya ang bantog na catchphrase, "I want to go to heaven!" Patuloy na binayayaan ng Diyos ang pamilyang Moreno ng marami pang mga biyaya. Binigyan ng Diyos si Raul ng pagkakataon na bautismuhan ang kanyang 85 taong gulang na ina, si Marielle, noong 17 ng Abril. Dagdag pa rito, noong 26 ng Hunyo, ang anak na lalaki ni Raul at Linda, si Felipe, ay nabautismuhan sa tulong ni Michael Kirchner at ng Miami Church. Nakakatuwa pa ay sa halip na mabautismuhan sa isang pool, pinili ni Felipe na magpabautismo sa Atlantic Ocean. Salamat mga Moreno sa inyong huwarang pamilya. Natural na tubig dapat. Oo. Oh, oh. Saya naman. Si Yardley Mezeru, isang matapat na disciple sa New York City, ay taimtim na nagdasal ng matagal na panahon para sa kanyang pamilya na gawin si Jesus bilang kanilang Panginoon. Ang kanyang kapatid na si Tricia ay isang malikhaing direktor at litratista ng pinakabagong librong Engineers for Equality. Ito ay itinampok sa Access Hollywood, The View, Good Morning America at The Today Show. Ang sikat na aklat na ito ay natatayong nagtuturo ng Black History sa pamamagitan ng pagpapakilala sa bawat salaysay ng talambuhay na may larawan ng isang bata na nakadamit tulad ng mga makasaysayang mga bayan. Purihin ang Diyos noong Nobyembre 27, 2020, sinagot ang panalangin ni Yardley ng maging kapatid natin si Tricia sa Panginoon. Pagkatapos makita ang pagbabago sa buhay ng kanyang ina, ang 15 taong gulang na anak ni Tricia na si Skylar ay naging disciple din noong Disyembre. At noong 13 ng Hunyo, ang asawa naman ni Tricia na si Sean ay nabautismuhan. Nakakatuwa naman ang kanilang pamilya. Sa nakaraang ilang taon, ang ating sister church sa Kyiv, Ukraine ay sinalanta ng mga maling katuruan na nagdala ng paghati-hati at humantong sa maraming followers. Ngunit pagkatapos ng kanilang 2021 In-Person Eurasian Missions Conference noong Mayo, kung saan binisita sila ni Nakib at Elena sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng isang taon at kalahati, at sa pangalawang pagbisita ng McKeans noong huling bahagi ng Hunyo, ang Kyiv Church ay nagsimulang magkaroon ng radikal na pagsisisi. Ang Diyos ay tunay na naluwalhati. Ang kanilang 71 matapat na mga disciples ay nagdiwang ng di pangkaraniwang Bring Your Neighbor Day service noong 27 ng Hunyo. Nagrenta sila ng isang barkong panturista upang dalhin ang mga disipulo at ang kanilang mga kaibigan sa 2 oras na paglalakbay paakyat sa Dnieper River. Dumating sila doon sa isang isla at nagsagawa ng isang makapangyarihang pagsamba kung saan si Oleg Sirotkin, ang Eurasian World Sector Leader, ay nangaral sa wikang Russian sa 257 katao na dumalo. Si Vadim, isang disciple mula sa ICOC, ay nag-place membership sa parehong araw. Matapos ang isang masarap na tanghalian na inihaw ng manok, gustong gusto natin yan, at pagkatapos ng mga laro at paglangoy, ay maraming mga bisita ang nagsimulang mag-aral ng Biblia sa bangka habang pauwi. Napakaganda ng halimbawa ng Kyiv. Loobin sana ng Diyos na sa kalagitnaan ng Setyembre, si Nakib at Elena ay babalik sa Kyiv ng 5 linggo upang itaguyod ang pundasyon ng mga sold-out disciples sa pamamagitan ng pagtuturo ng First Principles at ng Overview of the Book of Acts. Ang pagbalik sa mga in-person na pagsamba ay kapanapanabik para sa lahat. Kabilang na ang ating mga mahal na kapatid na sina Dr. Andrew at Patrick Smelly ng Johannesburg, South Africa na naglilingkod bilang mga pinuno ng Africanus World Sector.
dahil ang Washington DC ay ang haligi na simbahan para sa Mid-Atlantic USA states at isang mahalagang bahagi ng Africanus World Sector, ang mga Smelis ay dumating sa DC upang tanggapin ang Supplemental Mission Team sa Africanus World Sector, pati na rin upang makatanggap ng kanilang mga bakuna. Nakakatuwa na sa huling linggo ng Hunyo sa kontinente ng Africa, iniulat ni Andrew na binasbasan ng Diyos ang mga African churches ng 37 mga bagong disciples. Sa mga biyayang ito, 2 kamangha-manghang kabataan mula sa Johannesburg ang nabautismohan. Si Chloe ay isang film major sa kilalang University of Witwatersrand at si Wandile ay isang 6'4 o 193 centimeters ang tangkad na 19 years old na disciple na papasok sa drama school sa susunod na taon. Come on, AMS Joburg! Nakaka-inspire naman. Ngayon ay meron pa tayong isang espesyal na anunsyo. Sa Webes, 2 Setyembre hanggang Linggo, 5 Setyembre, ang mga full-time campus ministry couples at mga campus students na nagnanais maglingkod mula sa buong mundo ay pupunta sa Miami, Florida para sa kauna-unahang International Campus Leadership Seminar. Ang tema ay mula sa Psalms 18, Stand on the Heights. Dahil ang campus ministry ng Miami ay lumago mula 38 hanggang 125 na disciples sa loob lamang ng 10 buwan sa panahon ng pandemya, pinili ang simbahang ito ng mga world sector leaders bilang hosts na ng napakahalagang pagtitipon. Ang focus ng pagtitipon ay upang bigyan ang ating mga campus ministries ng isang malakas na pagtatapos sa 2021. Kung kayo interesadong dumalo, mangyaring mahipag-ugnay sa iyong pinuno ng simbahan para sa mga detalye ng pagpaparehistro. Sa paglulunsad ng mga bakuna sa COVID-19, mas lumuluwag na ang mga patakaran na nangangahulugang mas maraming oportunidad para makapaglakbay sa iba't ibang lugar. Ang mga world sector leaders na nangangasiwa sa mga tukoy na sektor sa buong mundo ay sinusulit ang kanilang pagkakataong makalipad papunta sa maraming mga bansa. Tulad ng nabanggit sa nakaraang GNN, sina Dr. Raul at Linda Moreno ang mga world sector leaders para sa Latin America. At ang kanilang 2 ay lumipat mula sa Brazil, kung saan itinanim nila ang makapangyarihang Sao Paulo Church noong 2011. Papunta sila sa Mexico upang itayo muli ang Mexico City Church. Kasama nila sa adhikayang ito sina Nick at Denise Bordieri. Dahil sa paglipat nila, ang Mexico City na ang world headquarters para sa Mercy Worldwide. Gayun din ang Movement Shepherding Couple sina Tony at Therese Untalan at ang Pacific Rim World Sector Leaders, Dr. Tim at Leanne Kernan ay gumugol na isang buwan sa Hawaiian Islands na nagpatatag at nagpalakas sa sold-out disciples ng 3 simbahan. Si Corey at G. Blackwell, ang Middle East World Sector Leaders, ay nasa Dubai ng isang buwan para palakasin ang mga disciples sa kanilang Zoom recovery na tinawag na ZR. Sina John at Emma Cosi ay nakipagkita sa mga pangunahing PAC World Sector Church Leaders sa Minneapolis at mainit din nilang tinanggap ang mga bagong leaders ng simbahan na ito, sina Richie at Elizabeth McDonald mula sa LA. Noong 14 ng Hunyo, nandoon sina Kip at Elena sa New York City. Nakilala nila ang masipag na GNN staff para sa isang oras na pakikisama at direksyon. Gamit ang Psalms 126, binigyang inspirasyon sila ni Kip at kahalagahan ng GNN sa pagpapanatili ng lahat ng mga simbahan na nagkakaisa. Ang kilusan ng Diyos ay palaging gumagalaw. Hindi lamang ang Diyos ang nagtatanim ng mga bagong simbahan, nagpapadala din siya ng mga disipulo upang tulungan at magbigay suporta sa mga simbahan na pinahina ng mga pag-atake ni Satanas. Noong Enero, ang ating mga world sector leaders ay nangako na no church left behind. Sa makatuwid, noong Jubilant June, dumating ang mga supplemental mission teams sa Honolulu, Hilo, Denver at Mexico City upang palakasin ang mga simbahan, pati na rin ang Washington DC upang makatulong na makapagbigay ng racial balance.
Sa kabilang dako naman, tingnan natin kung paano nagbigay yung Diyos ng himala sa pamamagitan ng ating mga bagong church plantings. Nagpadala ang Diyos ng 14 na disciples noong Hunyo sa Baguio City, Philippines. Ang kanilang inaugural service ay sa 18 ng Hulyo. Matatanda natin na mayroon na silang isang nabautismohan, si Hart. Ang Diyos natin na kayang gumawa ng mga milagro ay nagbukas ng pintuan para sa 15 mga disciples upang maipadala sa Brazzaville Republic of Congo na tinawag ni Blaise Fumba na North Korea of Africa. Ang matapang na koponan na ito ay magdudulot ng pag-asa at kapayapaan kahit na kinadlangan ng mga paghihigpit ng COVID ang mission team mula sa pagpasok sa dating komunistang bansa. Sa kabila nito, ang mission team ay ligtas na nakarating at ang kanilang inaugural service ay nakatakda na sa unang araw ng Agosto. Inaasahan natin ang ating mga church planting sa USA kung saan meron tayong Operation Eagle Plan upang magtanim ng isang simbahan sa lahat ng 50 estado ng Amerika. Pinangunahan ni Jay at Alicia Causey, 22 mga disipulo ang naipadala sa St. Louis, Missouri. Ang kanilang inaugural service ay nakatagda na sa 12 ng Setyembre. Meron na tayong 6 na disciples na nabautismuhan na naninirahan sa Providence, Rhode Island. Sabik na sabik at handa na silang tanggapin ang mission team na paparating ngayong buwan. Ang inaugural service ay gaganapin sa 19 ng Setyembre. Sina Calder at Cassandra Akin ng Boston Church ang mangunguna ng simbahang ito. Panghuli, nagpadala ang Diyos ng tapat na mga pinuno, sina Joel at Courtney Parlour, upang tingnan ang lupain ng Boise, Idaho, kasama ang mga mission team leaders na sina Jorge at Valeria Castillo. Si Courtney ay mapalad na magkaroon ng isang ongoing Bible study sa isang babae sa Boise. Manalangin tayo para sa church planting ng Boise na makaalis ng tuluyan sa World Missions Jubilee. Dahil sa mga church planting sa USA sa susunod na 2 buwan, 30 sa 50 estado sa Amerika ang magkakaroon ng mga sold-out movement church. Noon ay isa pa lang ang estado na may sold-out church, ngayon nasa 30 na. Ang Diyos ay malakas na gumagalaw. Sa Jubilant June edition ng GNN, itinampok namin si Amado Suntura para sa A Day in the Life of a Disciple segment. Siya at ang kanyang asawang si Angel ay ang mga leader ng Yaounde Mission Team. Sa buong 3-minutong video na ito, makikita mo ang maraming mga sulyap sa lungsod ng Yaounde Inaugural Service. Je suis Suntura Amadou, évangéliste à l'église chrétienne internationale de Yaoundé et j'ai été baptisé le 19 mars 1993 à Abidjan. Marié à Angèle Suntura et père de 2 enfants, dont Ina et Jean-David, l'expérience que j'ai eue en tant que leader, c'est d'implanter des églises. Quand on était encore dans l'ancien mouvement, je suis allé au Burkina Faso avec celle qui est devenue aujourd'hui ma femme. Et après, on allait aussi implanter l'église là-bas au Mali, à Bamako. Et 20 ans après, Dieu nous fait la grâce de nous rendre aussi à Yaoundé pour l'implantation de cette nouvelle mission. Et les sentiments qui m'animent, c'est des sentiments de joie et vraiment de reconnaissance. Parce que j'ai été le choix de Dieu. Et ça, c'est vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce d'avoir été choisi par Dieu pour implanter l'église de Yaoundé. Et je suis tellement content, ma famille et moi. Et nous sommes reconnaissants à Dieu ce qu'il a fait pour nous. Et ce qui nous encourage plus dans ce groupe missionnaire, c'est voir des frères et sœurs venus de Paris, et venus aussi de Douala, pour implanter l'église, et aussi du Bénin, et aussi une délégation qui viendra aussi du Tchad, venus d'Abidjan, qui ont tout laissé. Le plus grand obstacle au Cameroun, c'est que les Camerounais ont beaucoup peur, ils se méfient beaucoup. Ils pensent toujours qu'il y a quelque chose derrière. Donc quand vous allez vers quelqu'un pour l'évangéliser, il a déjà peur. Donc il faut vraiment l'aborder avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie, et pour qu'il ait un peu d'assurance et pour que vous commenciez déjà à partager la parole avec lui.
Et ça, c'était vraiment l'obstacle qu'on a ici au Cameroun. Vraiment défié, marqué. Il s'agit de Junior Rocco, qui a été baptisé à Phoenix, et quelques mois plus tard, qui a tout abandonné en tant que footballeur professionnel, qui a tout abandonné, qui a dit je viens en Afrique pour pouvoir évangéliser l'Afrique. Et ça n'a pas du tout été facile pour lui, mais c'était son sacrifice à lui. Et il est venu, il est tout le temps sur le campus, il a même contacté ses amis d'enfance ici à Yaoundé, qui vont commencer à étudier la Bible, et il y a vraiment assez de monde. Donc il est vraiment connu ici, et il est en train d'avoir de l'impact ici à Yaoundé. Et aussi, nous sommes reconnaissants de pouvoir implanter cette mission, parce que c'est une grâce de Dieu et c'est vraiment le choix de Dieu, et que les frères et sœurs qui se trouvent aussi dans les autres pays nous mettent en contact déjà avec les parents ici au Cameroun pour qu'on arrive à les aider et pour que le nom de Dieu soit glorifié. Et nous voulons que cette mission grandisse et que le Cameroun soit gagné. Salamat, Amadou, para sa iyong puso na makita ang bansa ng Cameroon na para sa Panginoon. Oh, at nakita ba ninyo iyon sa pinakadulo? Nagawang binyagan ni Amadou ang kanyang anak na si Jean Zavid sa pagtatapos ng kanilang inaugural service. Sa usaping inaugural service, kamangha-mangha na sa kabila ng mga hamon ukol sa paghihigpit sa COVID at malakas na ulan noong umaga, kahit na 19 na disciple lang ang nasa mission team, labis na pinagpala ng Diyos ang kanilang inaugural service noong 27 ng Hunyo na may 139 na bisitang dumalo. Sa masayang araw na iyon, nasaksihan ng Yaoundé Church ang nakamamanghang 21 mga bagong disciples, 19 na bautismo at isang mag-asawa na nag-place membership, sina Ebenezer at Regine Equala. Ang mga ito ay dating pinuno ng Bamenda Cameroon ICOC. Matapos mag-place membership, binautismohan nila ang kanilang anak na si Williams. Grabe kasiyahan nga! Palaging kapanapanabik na makita ang mga pamilya na nagkakaisa kay Kristo. Yaoundé International Christian Church, ang iyong masigasig na pagsusumikap ay nagpapakita lamang na ang ating makapangyarihang Diyos ay tiyak na kasama ninyo. Maraming salamat sa pagsubaybay sa episode na ito. Abangan ang episode sa susunod na buwan sa kapanapanabik na temang Glorify in July. Mangyaring huwag kalimutang mag-subscribe at bigyan ng thumbs up ang video na ito at sabihin sa inyo mga kaibigan at sa pamilya ang tungkol sa pinakamagandang balita na iyong maririnig.